ilang kembot na nga lang po ay Father's Day na, di ba? Ano? Ano ang pwedeng iregalo kay tatay na hindi kailangang gumastos? Oo, may ilang mga gift suggestions ang ating panauhin para nga wala pang para meron tayong panregalo sa Father's Day. Alamin natin mula kay Miss Judy Santiago Aladin, Senior Staff Writer ng Smart Parenting. Welcome to Happy Night, Miss Judy. Hey Judy. Hello, good afternoon po, Miss May and Miss Vinnie. Nako Judy, kailangan talagang hindi gagastos eh. Parang napaka-imposible yatang hindi gumastos pagka magbibigay ka ng regalo, di ba May? True. Ang hirap naman yata mag-isip doon kasi ako lang. Yung suggestion kong masahe, gusto ko yun. Pero hindi lahat ng tao, tulad ng asawa ko, ayaw ng masahe. Pero pwede rin haplos. Haplos. Sabay May, haplos. Ano gusto mo? Powder? Lotion? Haplos na Judy. Judy, sige. Ano ka ba? Ending lang. Sige, Judy. Ano ba to? So, kung medyo kulang ang budget, ano nga pwede pa-regalo? Alam niyo po, personally, nang tinanong ko po yung mister ko kung anong gusto niyang matanggap nung sa Father's Day, ang sagot niya sa akin, kailan ba yung Father's Day? So, parang yung mga tatay po talaga ay hindi naman nila talaga naiisip na gusto nilang makatanggap ng regalo sa Father's Day. Kaya, pero syempre dahil mga extra tayong mga misis, meron tayo at meron ipe-prepare na kahit papano. So, isang pong payo na pwede i-prepare ng mga misis ay gumawa po sila ng parang curated box. Kung saan may curated box? Oo, kung saan may laman itong paboritong drinks ni Mister at meron pong pwede din pong may lamang pulutan na mga nut. Po yung gusto nilang mga pulutan at mga inumin. Yan. Tapos... Eh Judy, bibilin mo rin yung pulutan na ilalagay mo at yung alak, halimbawa. Bibilin din. Gagastos din. Opo, pero basta kaunti po yun kasi medyo mahal po yung mga ganitong curated box. Pero kung si Mrs. naman po, alam po niya kung ano talaga ang gusto ni Mister, yun po yung pwede niyang ilagay doon sa box. Yan. Parang anong tawag doon? Charcuterie? Charcuterie. Oo. So, parang isang tray of goodies na yes. Iba-iba. Assorted. Lahat sila favorite ni tatay. Pati inin. Yun. Pwede namang di ba Judy, hindi alak, pwede kape. Opo, pwede. Diba? O, ayun, kape. Mga chichirian gusto niya, opo. Oo, gusto niya, mahilig, magandang ipare sa kape, hopya. O, hopya, tigli 5 piso lang sa Canton Bakery, o okay na yung kay tatay. Tapos, o kaya bili kang pandekoko. 5 piso lang isa noon, di ba? May hopya ka na, may pandekoko. Ano pa magandang ipare sa pandired. Kape? Pandiregla ba yung pandiregla? Oh, Spanish bread. Mag-shopping ka sa bakery nyo sa Kanto, ayos na yan. Diba, Judy? Ayun. Opo. Okay. Tapos po, pwede isa pang suggestion, pwede din po statement shirt na parang kahit kayo mag-paint ng mga anak nyo, kayo mga anak nyo mag-paint na best dad ever, mga ganyan. Kasi yung mga asawa natin, 'di ba, may mga damit nila minsan butas-butas na pero gusto pa rin nilang suotin. Pero hangga't hindi tayo nagbibigay ng bagong t-shirt, hindi talaga sila bibili ng t-shirt. So 'yun po. Baka gusto po ng mga nanay na gumawa ng statement shirt. Pili na lang sila, wari best tatay ever or kung ano man pong gusto nilang isulat. 'Yan. O kaya pwede rin sa brief. Kung sunsihan mo yung brief ni tatay. Pwede. Pwede na mind. Pwede hindi maganda mindsetting mo, Maya, ngayon, ha? Tagal nyo kasi hindi nagkita na asawa mo mismo, no? Pero halimbawa, Judy, gumamit na lang ng yung mga lumang polo o kaya t-shirt ni daddy. Ilagyan mo ng decoration, 'di ba? Kung anong para i-level up mo yung t-shirt. Yeah. Pwede 'yun. Daddy groovy. Ano pa? Ano pa?
Pangatlong ano po, suggestion po, cake na hindi masyado matamis. So kung medyo baker po kayo, pwede kayong gumawa ng cake. Kasi ang paborito ng mga tatay, yung hindi masyado matamis. So ang pwede nyo suggestion na flavor dyan, either dark chocolate or carrot cake. Yan, yung mga papasa sa mga tatay natin at sa mga asawa natin. Kasi hindi nila masyado yung matatamis, di ba? So yun, pwede pong... Tama nga naman kung ikaw ay nagbe-bake, di ba? So hindi mo nabibilin kung anong meron ka dyan. Huwag ka na magdagdag. Pero ano, kung halimbawa first time ninyong gagawin, dapat mag-practice na kayo. Just for next week na yun, di ba? Itong weekend na. Maragan to. Eh kasi baka mamaya, katulad ko nung araw, birthday ng anak ko, ako ang gagawa ng birthday cake niyan. Gusto first ko layered time, pa. First time, nung binaba. Bakit nga ba ganun, Judy? Sa mga cookbook, may cookbook akong ano, na nabili, de, gaya naman, sige. Pero parang may kulang. Para dun sa recipe. Hindi para, exacto. Oo, hindi eksakto. Naku, parang hamburger ang labas. Hindi umalsa. Epic fail. Nakakaya sa anak. Bili lang tayo, anak, doon sa bake shop. Kung hindi uubra po ang cooking skills natin, ito na lang. Oh. Malinis na bahay. Na gustong uwian ni Mr. Bahay. Diba? Pwede po kasi para mas maganadong umuwi si Mr. Pag malinis yung bahay, pwede po kayong magpatulong sa inyong mga anak na linisin yung bahay para iyon ang pinaka-surprise ninyo para kay tatay. Ayun. Tapos maglagay ka ng banner na Happy Father's Day. Oo, banner na lang yung ano, puhunan. O kaya ano, bagong beddings. Bagong palit na bedsheet. Diba? Oo, naman. Sige. Ano pa? Eto pa. Kung may onting budget kayo, meron akong kakaibang ano, gift idea para sa mga tatay. Ano? Kasi meron isang local brand, meron silang bagong produkto na masculine wash. So hindi lang ano, wala feminine wash ang meron, di ba? Meron ngayon masculine wash. Meron na pala niyan. Ayan. May flavor. Ano ba yan? Para edible underwears lang, ano? Natawa naman ako rin. Talaga? May masculine wash? Kayo pa yung narinig yan, ha? Yes, meron po. Tapos din sa store din po na ito. Mura ba yan? Mura? Sabi mo, hindi ano? Kailangan mahal. Mura lang. Abot-kaya lang siya. Pero kung may budget kayo, kasi kakaiba to, di ba? Kasi malay mo, dun sa mga previews na mga Father's Day, gusto nyo naman bumawi this time. So, what if masculine wash? Kasi meron po kaming survey, nagtanong kami sa mga tatay kung ano yung gusto nilang matanggap na regalo sa isa po na yung Facebook group. Ang sagot nung isa, baby boy. So, parang... Ang bilis! Ang hirap dun, ha? Para naman pag gumawa ka nga, baby boy, meron na kagad, di ba? Pero meron mga ganyan na natatiming na yung mga resulta ng mga pregnancy tests. Kaya kailangan nga bigyan ng masculine, ang tawag doon? Masculine wash. Oo, kasi kung may feminine wash, may masculine wash. Oo, nga. Pa rin ang ano, bagong mga innovation. Pero hindi doon sa store na yun, hindi lang naman yun ang tinda, no? Meron po silang facial wash tsaka serum, yung mga pang skincare ng tatay. So, kaka-launch lang nila. So, interesting talaga yung mga produkto nila. Kasi yun nga, para daw po siya sa mga, ano yun, hindi mga pogi, para sa mga sakto na lalaki ang tawag. Sakto na lalaki. Alam mo, yan ang problema. Dapat kunin natin yan dito sa Happy Nine. Para maging happy ang mga Pinay. Pero hindi yan ang problema, Judy. Most of the men, I know, well, my husband, one of them, hindi sila makuti sa mukha. Yung alam mo yun, ayaw nila yung maraming seremonya. Na, kasi minsan binigyan ko siya ng regimen, ito yung panghilamos mo. Tapos mo maghilamos, ito ilalagay mo. Tapos after a few minutes, pag na-absorb na yan, yung serum na yan, ito naman ang moisturizer. Naku, di ginamit!
Ang dami daw kaartihan. Eh kasi, paano ba yan? Tatay ko nung araw, ayos na sa kanya yung baby powder sa mga singit-singit niya. Oo. At saka yung ano, di ba, merong mag-shave, tapos may aftershave, slash, di ba? Eh, ayaw nga nila, no? Dalawang steps lang yun. Sila hilamos, toothbrush layas. Baka ito na yung time para i-introduce natin sa kanila na kailangan nilang alagaan ang kanilang skin at ang kanilang private parts. Dahil gamit ang mask na wash. Gamitin natin ang dito ah! Okay, meron talagang ganon. At sabi ni Missy, di ko kasi hirap laman ang naiiwan yung amoy. Kaya ito, gamitin mo ito. Bago to. Bago sa market. Diba? Thank you, Judy. Ano ba? Mukhang aabay na yung oh, grabe. Ako interesado dyan. Gusto ko malaman gaano ba kabang yan. Ano po? Para naman sa pangan. Magagalit na naman sa atin yung boss natin. Sabihin, PG tayo. O sige. Ano mga anak? At si Judy may kasalanan. Natural lang yun kasi kailangan malinis ang lahat ng hygiene. Ano. We're promoting proper hygiene for men. Oo, okay? For men. Diba? Inaluha. Sige, Judy. Ano pa, Judy? Last na lang po. Para po dun sa mga bagong tatay, yung mga kakapanganak pa lang yung kanilang mga asawa. Ang ano daw po nila, ang wish daw po nila sa Father's Day ay kumpletong tulog. So, ang pwede po natin iregalo sa kanila, yung mura lang po na eye mask, ganyan. Or parang, yun nga, bagong labang bedsheet, bagong kumot, parang makatulog sila ng maayos. Ah, ganun. So, liliban sila ng pagbabantay ng ano ng night shift. Ganun. Tayo ang panalo. Okay. Sige na, pagbigyan na natin lang. Dahil bihira lang ang lalaking ganyan, Tito Winnie. Oo. Isa na yung asawa ko dyan. Or magbigay kayong, katulad na binigay ko sa'yo, yung spray sa unan. Makatulog ka agad. Yan. O kaya, painumin mo na lang na pampatulog. Tolak-laki mo, gusto matulog. Ito, melatonin. Pahinga ka lang dyan, Daddy. Pahinga ka lang. Ako naman ngayon. It's your day. Okay. Pwede bang ano, yung mga daddy na ano, lumalabas na yung buhok sa ilong at saka sa tenga. Daddy, I will groom you. Okay. Kasi sa nakakairita, malabo, dumudungaw na. Hindi naman sila ganun, di ba? Hindi lahat ng ano, gumi. So, hinga ka lang dyan. Hindi, di ano, kung pag-ipunan nyo na ngayon, dalin nyo na lang siya sa spa. Sa salong. Oo nga. Di ba? Paano mo kukutkutin yung ano, ilong na ganyan? Tita Winnie, may panggupit. May maliit na gunting. Oh, naman. Si Judy natatawa na lang sa atin. O ano pa, Judy? Ayun lang po ang ano, ang nahanda ko pong mga tips. Pero syempre po, ang pinaka-last suggestion ko po para sa mga misis. Sila naman po ang nakakaalam kung ano talaga yung gusto ni Mister. So kahit may budget or wala, alam kong kayang-kaya natin gawing memorable yung Father's Day. Lalo na kung naging memorable yung Mother's Day kasi kailangan nating bumawi. Kailangan tapatan. Iba na naman. Hanggang ano. Hindi daw ba ma-offend kapag piniregaluhan mo ng feminine masculine wash? Oo, ma-offend kapag na feminine wash. ikaw, bigyan ka na asawa mo ng feminine wash. So, ganun din sila. Ayun po, meron po pala, kung wala pong budget ang mga nanay, meron po kaming ongoing na giveaway for Father's Day. Kung interested po silang sumali, visit lang po nila yung Smart Parenting Facebook page. So meron po doon, nakapin na post, andun po yung mechanics kung paano po nila mapapanalunan yung mga premyo.
Gaya po nung mga kinukwento ko kanina, yun po yung mga prizes. Mask, wow. Linen wash, yun, cake na hindi matamis, yan. Ah, yung pampa. Opo, cake, meron din po. Mga skin care. Opo, skin care. Yung mga... Hanggang kailan ito, Judy? Paano, ano, paano may registration ba? First come, first serve? Ano lang po, hanggang June 30 po yung giveaway. Tapos weekly po yung mga prizes. So, iabangan lang po nila sa Facebook page po ng Smart Parenting yung kung ano po yung mga premium po na ilalabas po namin. Yun po. Tapos ano lang po siya, para po siyang mga challenge lang po na magpicture ng ganito yung ginagawa. Ayan, pinaka-poging selfie, mga ganun po. Para po sa mga tatay. Ay, ah, okay. Yan. So, Smart Parenting sa Facebook. Tama ba, Judy? Yes po. Okay. Ayan. So, hanggang June 30, baka makalibre tayo ng panregalo para kay tatay. So, utangin niyo muna yung regalo kasi hanggang June 30 pa malalaman kung sino winner kung sasali kayo. At least hindi kayo gagastos. Ay, pero hindi. Kailan ano, June 30 malalaman kung sino ang mabibigyan ng premyo? Hindi po, every week po, may ano po, every Sunday po, ina-announce po namin yung week. Okay. Pero yung promo, hanggang June 30. Okay. Yun, naman pala. Kaya nga, pwede pa yung utangin kung hindi ka nakabili, wala kang pambili. Sali ka lang nagsali sa Smart Parenting. Pati yung mga statement shirts, meron? Yes po, meron po ang statement shirts. Tapos meron po dun family shirts po. Oy, gusto ko yan. Ako, uy, thank you, Judy. Po nung mga premyo po na yun ay, ano po, mga from local businesses na moms and dads din po yung may-ari. Aba, talaga. So, support lang po. Support local, diba? Mm. Very good. Sige, maraming okay. Salamat sa iyo, Judy, sa mga suggestions. Nag-enjoy kami sa mga suggestion mo. At saka, don't forget, may promo sila, ang Smart Parenting sa Facebook. Look them up para makalibre tayo ng panregalo para sa Father's Day. Maraming salamat mula ang senior staff writer ng Smart Parenting, si Judy Santiago Aladin.